mas sumasarap at sumasaya pa rin ang Sunday Tambay nyo kasama kami dito sa Showbiz for More. At kasama naman natin ngayon ang isa pang momshi na makikipagkwentuhan sa atin. Please welcome Miss Nadia Montenegro! Hi, Dad! Hi! Kamusta po? Nako, Miss Nads, it's nice to see you again. Pero this time around, virtual chikahan muna ang ating eksena. Because I remember, no, grabe yung naging kwentuhan natin before with Tita Arlene. Tapos naman, we are celebrating Mother's Day. Yes. Kaya naman, gusto pa namin mag-iing na. Happy, happy Mother's Day! Thank you! Happy Mother's Day sa mami mo at sa lahat, mga kapatid mo, kung meron ka mga kapatid na babae, sa lahat ng mga dakilang ina. At kahit yung mga hindi talagang ina, pero nagbibigay pagmamahal bilang isang ina sa mga kasama nila sa buhay. Kaya happy Mother's Day po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Pero eto na, simulan natin ang kwentuhan ngayon dito sa ating episode. Nakita ko po na nag-celebrate kayo last April ng inyong birthday. How's the experience po celebrating your birthday during the time of the Enhanced Community Quarantine, Miss Nats? Well, siguro nagbago lang doon yung biglang, syempre wala kang mga bisita dahil di nga talaga pwede mag-ano ng bisita, no? But yung tungkol sa mga handa-handa, hindi talaga ako into that kasi yung buhay ko naman, I mean yung bahay ko 24/7, so everyday may handa. So, kumbaga ready naman yung aking ref dyan pagka may ano. So, pagka nagba-birthday ako, ang ka-birthday ko kasi yung only son ko, si Sander. So, very special talaga. Eh, since 48 na nga ako, sinabi ko na sa kanila, I think kung nag-40 ako, sabi ko magmula ngayon pag nagbe-birthday ako si Sander na. But this time, naging special siya because siguro because you have your family with you. And ako, masasabi ko, Jai, alam mo, parang mas lalo nakaka-humbling lang yung experience, di ba? Parang sobrang nakaka-humbling na parang narating natin itong lahat na nagkaroon ng quarantine and then hindi tayo ready lahat. Pero nakitaan din naman tayo mga Pilipino at tayo individually na kaya pala natin maging disiplinado, kaya pala natin magtipid, kaya pala natin hindi mag-mall, kaya natin hindi mag-party. So kumbaga, mas may halaga ngayon yung mga bagay, di ba? Sa buhay. Yun. Alam mo, parang nakarelate ako ng bongga doon sa kaya nating magtipid ng bonggang-bongga. Kasi syempre sa panahon ngayon, di ba, dahil nga lahat naman tayo ay hindi naging handa dito sa pandemic na COVID-19. Tama. Pero di ba, nakita natin na kapag ikaw yung tipo ng tao na nakakapag-ipon, nakakapag-imbaka, sa panahon na ganito ngayon, meron kang nadudukot talaga. Eh, di ba, ever since baget, sinasabi na yan, magtabi, mag-ipon lagi para sa oras ng pangangailangan, meron tayong nadudukot. Yeah. Tama. Saka, ako kasi Jai, siguro normal na sa akin dahil walo ang anak ko, tapos syempre nung bago nawala yung asawa ko, nakasanayan ko na siguro yung meron talaga kaming budget, meron kami talagang parang ito yung let's say twice a month ako nag-grocery. So talaga meron akong ugaling isinasantabi para sa bagyo, ika nga. Totoo. Kasi syempre, di ba, parang meron tayong lahat nakukuhang realization sa mga ganap-ganap. Alam mo, Jai, I would want to take this as a blessing. I don't wanna sound selfish. I don't wanna sound self. Yung wala akong pakialam sa ibang tao na nagkasakit or may nadanasan na sobrang tindi na pagsubok dito sa COVID na to. Maraming pamilya na nawala ng mahal sa buhay, marami pa rin lumalaban, marami naman yung mga hindi nakikita yung mga anak nila at mga mahal nila sa buhay. Napakasakit ng mga kwento na totoo. But I would want sana na let's take this as a blessing kasi nangyari to dahil pinayagan ng Diyos mangyari to, Jai. Nangyari to kasi siguro matinding kalabit ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam mo, kung ikaw kinalabit, ibig sabihin mahal ka niya.
Yes, totoo po yan. Tama, ito po isang malaking kalabit. At bilang ito nga po ay nakastay at home sa ating mga bahay, gusto pong malaman ng mga ka-jeepney natin at ng mga momshies out there kung ano po ba ang pinagkakaabalahan ni Miss Nadja since nagkaroon po nitong ECQ. Nagkaroon ka ba ng itinerary dyan sa bahay nyo na ganito ang mga gagawin pag Monday to Friday, pag Sabado to Friday? Well, kasi normal naman talaga sa amin dahil we have a catering business, no? So, we do cater pa rin to our customers. Pero nung dumating itong COVID, napansin ko, nung unang linggo, parang ang dami nagpapanik na todo yung order, mga pang ilang tao daw yan, mga nasa store ba yan ng ilang araw, yung ganun na yung naging tanong. So, napag-usapan namin dito, since tatlo lang naman kami nagluluto dito, napag-usapan namin nila Yaya na parang sabi ko, bakit hindi natin bigyan ng chance yung ibang tao na makabili ng talagang kung ano lang, kung dalawa lang sila, pang dalawang tao, kung pang tatlo sila, pang tatlong tao. Tapos meron kaming, by God's grace, nakakuha kami ng tatlong personal riders na may motor na talagang nasa amin na lang, which is the hardest part kasi ang dami ko pong tinanggihan dahil nga hindi namin ma-deliver, hindi rin makakatawid dahil may a checkpoint. Marami pong mga hirap. Ginawa na lang po namin is we made packages for families, good for a week, budgeted meals, and then naging schedule po namin dito sa bahay is Tuesdays, Thursdays, and Saturdays, puro para sa frontliners. Sinisirado ko po yung aking negosyo para dyan. So, at the moment, kung tama po ang bilang ko, nakakapamigay na po kami siguro mga 5,000 pack meals all over. Hindi ko rin naman kayang gawin to mag-isa. I just thank everybody for the trust. Ang dami, alam mo, lalo na nung birthday ko, Jai, na nung nag-post lang ako, sabi ko, hindi ko naman makakasama mga kaibigan ko. Sigurado marami magre-regalo sa akin ng kung ano-ano. Kaya nag-post na lang ako, baka pwede humingi ng tiksi 50 pesos. Wow. Para makatagluto ako sa bawat isang tao. Alam mo, umabot yung Jai sa 1,400 pack meals. Wow! Congratulations! Nakasama yeah. Ako pagluluto ng mga pagkain para sa mga frontliners natin, nakita po namin na isa po kayo sa mga artista, sa mga celebrities na talaga namang ramdam na ramdam natin ang spirit of volunteerism. Ito po yung mga photos na nakita ko. Ayan, ito ba yung sa birthday mo? Yes, madami yan. Iba-ibang ulam kasi yan. Ayan, yung aming picadillo, tapos meron kami Aros Alcobana, meron kami mga... Lahat ng mga paborito ko na sinasabi ko sa inyo, mga budgeted meals na mas marami makakakain. Oo, para mas marami ang makakuha. Bukod pa sa mga budgeted meals na galing po sa inyo, Miss Nad, sakita rin po namin na nag-grocery din po kayo at ipinamigay nyo po sa mga police natin, mga frontliners. Yan yung unang-unang araw ng quarantine. Hindi ko makakalimutan yan. Dahil yung unang-unang araw ng quarantine, nakapila ako sa labas sa aming grocery at nakapila ako dahil mamimili na ako. Unang-una, yung nasa gate namin kasi ng village namin, first checkpoint po na Marcos Highway. So, nung nakita ko sila, talagang pawis na pawis sila. Tapos, ang kakapal ng mga suot, may ganito, may ganito, may basta lahatin mo na. Yung isa hinimatay. Tapos, nung pumunta po ako dun sa tent ng mga sundalo natin, nakita ko na naghahati sila sa kalahating galungbong. Kumbaga, siguro naglalaman siya na lang. Hindi dahil walang budget, ha? Hindi dahil wala silang ano. Dahil wala silang oras na magluto pa o mamili pa o umupo, mag, you know, sumarap ang... Hindi. Parang laman siya na lang. Eh, doon ako naiyak. Kaya wala akong mask nung nakita ako doon sa... Binili ko na lang yung mask doon. Wala akong balak lumabas at maglakad. Ang ginawa ko, bumili ako, umuwi ako. Sabi ko kay Yaya, magluto ka lang para tingin ko mga 50 sila. O di nagluto kami. Parang ganun lang. Parang naging natural, normal na lang. Tapos nung nag-post ako nung unang araw, biglang meron akong message na na-receive. May nag-donate ng $100. So, sabi ko, specific yung utos niya. So, yun ang ginawa ko. Namili ako, tapos sumobra-sobra pa, so may mga biskuit pa. Ayun na, hanggang naging tuloy-tuloy na parang sarap lang ng ginagamit ka ni Lord. Totoo po yan, Miss Nads. Sa panahon nga ngayon, no, Miss Nads, maiisip mo talaga na parang kahit na ikaw ay hindi naman ganun ka well off, kahit na ikaw ay sakto lang din naman ang mayroon ka, pero ang pagiging isang Pilipino, makikita mo talaga na pagdating sa ganitong mga sitwasyon, nandyan yung spirit of pagtutulungan. Tama. Yan ang pwede natin ipagmalaki mga Pinoy. Pagsama-sama kaya, hanggang sa lumaki na lumaki itong buong village namin, biglang nag-donate na lahat, nag-anuhan na, kanya-kanya niya, may mga padyak kaming inaalagaan dito sa labas na 100 na padyak, imagine yung families nila. So parang, everybody can do something. Alam mo, habang kumakain ka nga lang at hinati mo yung kanin mo, tinigay mo sa isang tao, you've done your part. Yes.
Totoo, tama po yan. Ito naman, Miss Nats, maiba naman po tayo. Gusto malaman syempre namin, ako mismo personally, for you po, gaano ka-importante during this time to step out of your comfort zone and help other people? Lahat tayo may magagawa. You do not need a million pesos on your hand. You do not need so much. Alam mo, ako sabi ko nga, sobrang blessed ko lang talaga na isang text ko kay Tol Omeng Padilla, may bigas ka. Isang text ko kay Kuya Rick Penson ko, may dumating na 240 kilos ng gulay na niluto namin. Text, tawag, makiusap, lahat yun may magagawa. Kaya malaking nagawa nitong COVID, Jai, na parang mas na-humble ako, mas may purpose ako, mas hindi ko maantay yung araw na lumabas ka na now I know what to do pagka wala na yung COVID. Alam ko na kung wala na yung quarantine. Mas alam ko na kung ano ang dapat mong gawin para sa kapwa. May natutunan. Opo. Nakakatuwa rin kasi kanina nabanggit niyo po yung about sa inyong catering business, 'di ba? Sa palagay niyo po, ano po pwede sa mga nanonood sa atin ng mga momshies, mga nanay, tito, tita, ganyan na pwede rin pong gawing business at sa tingin mo mabenta ngayong panahon na ito? Doon lalo na sa mga nag-iisip din kumita kasi syempre kayo nakita ko very madiskarte talaga. Ang ginagawa ko, pagka kailangan ko naman din kumita din, syempre, meron ka rin naman mga pa-konti-konti, mga kunyari, pasta bowls, mga pansit. Yan yung mga basic na isang order ng pansit, pwede na kumain ng 2-3 tao. And when it comes to making tipid, Jai, sobrang tipid ko, maniwala ka sa akin, napaka-tipid ko kung ano ang kinakain ng ginagawa namin sa frontliners, hindi na kinakain namin, syempre. Dahil sinisiguro ko naman na masarap lahat yan. Home, kumbaga, tatamaan ka talaga sa puso pagkakinain mo yung pagkain ng kusina ni Nadia. Totoong totoo yan. Eto naman, hindi ka rin nagpakabog kasama syempre ang mga kids. Oo. Paano kanila nakumbinse, Miss Nads, na makipag TikTok na rin sa kanila? Ayan. Meron kayong mga TikTok posts, mga TikTok video, ganyan. Tatlong araw yan, kinulit ni Annie ka sa akin. Alam mo yung pahiga ka na lang, pagod na pagod ka. Ma, TikTok tayo, please. Ano TikTok? Hindi! Bukas na. Eh, kakabukas ko. Kaya naka-duster na ako dyan. Paano lang ako gagawin nila yan? Silang walo na dahil gumibap na sila sa akin. Tapos ako, sige na nga. Pati rin nagulat sila, bigla namang hinataw ko na. Effort, di ba? So, ayun na. Hanggang, ayan na. Tumuloy-tuloy na. Yung mga TikTok na nilulublob yung mga ulo nila, mga questions na ganyan, mga 80,000 views na daw. Ewan ko kung ano mga kalokohan ng mga bata ngayon. Na-enjoy mo na rin ang bongga kasi parang pang-alis na rin ang boredom sa loob ng bahay, di ba? Oo. Tandaan yung walutong kailangan kong aliwin. Totoo yan. Importante na kailangan Gina G, go na go pa rin si Momshie. Ayan. Nakita rin po namin no, na very active na active pa rin po ang inyong YouTube page na Kusina ni Nadia. Marami sa atin nung nalaman na makakasama kayo dito sa Mother's Day episode na mga subscribers po ninyo na sabi nila, naku, ano kaya ang pwedeng ibigay na tips ni Miss Nadia sa aming mga momshies na pwede po namin gawin at lutuin para ma-excite ang mga chikiting, mga tipid luto tips. Ako kasi, pag sinabi ka agad na tipid luto tips, ang number one na nasa isip ko, Jai, is giniling. Giniling, yes. Giniling na baka, giniling na baboy, giniling na manok, or meron na nga tayo ngayon, meron na tayong kinakain na ano, lumpia fish Shanghai, di ba? Meron ng ganon, so may isda rin. Napakalaking bagay ng giniling. Nasa choice nyo na lang kung ano ang gusto ninyong klase. Pero syempre ako kasi sobrang hilig ko din kasi sa mga patatas, sa carrots, kung ano na lang mga iniimbento na, basta puro yung mga, alam mo yung pecadillo, meron kaming, alam mo yung mga anak ko may gustong-gusto sila, yung sinigang na giniling na may antibody. Hindi ko pala tatry yan. Parang bet ko yung sinigang na giniling. Sabon yung giniling sa taong sibuyas kamatis. Tapos lalagyan mo na ng tubig, di ba? Dahil lalagyan mo ng sinigang mix, di ba? O gusto ko sampalok, mas masarap. Ngayon, bubuusan mo ng maraming alugbati or malunggay or kahit ano man yun. Yun na, mismo isasabaw mo. Yung iba naman, gusto naman yung sinigang na pekadilyo. Yun naman yung mga maliliit na cubes ng baboy naman na may maliliit na cubes din ng patatas.
So marami kang pwedeng gawin. May tortang talungka. Yes. Meron kang torta sa giniling at patatas. Meron ka, napakadami mong pwedeng gawin. Arroz a la Cubana. Mm-hmm. Diba? Lalagyan mo lang ng sabat tsaka fried egg. Solve na solve. Magkano lang naman ang isang kilo ng giniling? Let's say, nasa 220. Ihati mo sa 1/4. Sa 1/4, makakagawa ka ng isang apat na ulam na yon para sa lima at anim na tao. Saka hindi, masarap talaga yung mga maliliit yung mga giniling. Napaparami mo siya ng bukit. Depende sa plating na lang. Yes, yes. Marami pa kung sa marami. Hayaan nyo, baka itong, hindi, bago matapos itong EQ, eh, gagawa po tayo ng live at free cooking classes sa kusina ni Po, ang gayaan. Ito naman, ano po yung may advice mo sa mga momshies na kagaya nyo rin at challenge araw-araw sa bahay ngayong ECQ? Unang-una, importante talaga ang papel natin mga ina sa pamamahay. Lalo na ngayon. Diba? Kasi sanay naman tayo na umuwi na lang ang asawa natin, mga anak natin galing school or trabaho, nakahain na, nakaayos na yung kwarto, nakaayos na lahat dahil tayo talaga may gawa nun. But now na in may ECQ, andyan sila 24/7 sa tabi mo. Walang humpay ang kain, walang humpay ang reklamo, walang humpay ang boredom, nag-aawayan. So, ang aking advice, no? Ako kasi, I try also to keep myself sane. Kailangan na, kasi iba rin ang temper ko, iba rin pag napagod ako, hindi mo pwede makausap, nako. So, ang ginagawa ko naman talaga dyan, ang ritual ko naman talaga sa umaga, I cannot start the day without my praise and worship. I have to thank God na nagising na naman ako, na maganda ang buhay, may aircon, may pagkain, maayos ang mga anak ko, walang sakit. Yan ang unang-una. I have to start with a positive spirit and a positive attitude in life. Kasi pag gumising tayo na sira na rin araw ng mga katapi natin. At importante na tayo ang gumigising na pagbaba natin. Good morning! Kahit kalati lang ang puso, ay nakasarap pa matulog. Pero good morning! Positivity. And ayun, siguro I tried my best na ay mga anak ko naman nakuha na nila, like mahilig naman sila kumanta, so hindi ko naman pinoproblema. Lahat din negosyante, si Iana, sobrang ganda ng nangyayari ngayon sa business niya sa kanyang meat store and yung steak shop niya na non-stop din ang mga orders. Thank God talaga. And then si Annika, meron din sarili niya na gumagawa siya ng french fries. Nagbebenta siya ng french fries sa village. Yung panganay ko naman, nagbebenta ng fresh chicken. Meron din siya mga fish balls. Ang nagde-deliver yung anak kong lalaki. Tapos si Ina, gumagawa ng mga posters. Yung tatlong mga maliliit, lahat sila may commission sa bawat trabaho nila. Pagka nagpa-pack sila, meron din silang commission sa akin. Wow. Kaya take silang orders, may commission din sila. So everybody dito kumikita, everybody busy. Everybody nagkakaroon ng self-worth. Siguro, number one, Jai, the only thing I can say, in life, you have to be positive about everything. Yeah. Not everything is about money. Not everything is about relationships. E siguro naman, ngayon, alam na natin ang kahalaga ng buhay. Sa isang araw, pwede palang i-stop ni Lord lahat. Diba? So, ngayon, I think napaka-importante talaga ng papel ng isang ina. Ito naman, syempre, ayaw naman natin na talagang forever naka-ECQ, di ba? Ano yung miss niyong gawin sa outside world na excited kang gawin kapag safe na at tapos na po itong COVID-19? Siguro, unang-unang puntahan yung mga na-miss ko talaga mga tao. Pero bago nun, ang dami na dyan eh. Ang dami na eh. Sabi ko nga, siguro pag sinabing bukas na lift na yung ECQ, parang ay. Mami-miss ko yung moment together sa bahay. Ay, tagalong. Parang ganun din yung feeling ko pagkatapos na yung summer, pagka mag-school na ulit yung kids, ay, malungkot na naman ako. Parang ganun. But that's my personal lang. Pero when you ask me what I would want to do, I would still want to do the same thing. Spread love and share my blessings. God bless you more, Miss Nats. Eto na, sobrang siksik, liglig at nag-uumapaw naman talaga ang chikahan at kwentuhan kasama si Miss Nadia. Pero syempre mga ka-jeepney, it's time for our playtime segment. Ang tawag dito ay bagong-bago, Bring Me. Gaya ng ginawa natin kanina with Momshi Carla, magbibigay ka lang, Miss Nats, ng 3 items na hahanapin ko dito sa aming bahay. Kapag na-accomplish ko po ang tatlong items na yan, may reward po ako matatanggap from you. Wow, okay. I'm excited ako sa reward kasi syempre, no? Gusto ko yung mga ganyang pa-reward. Ayan, ready na ako, Miss Nads. Okay.
unang bring me natin. Ano po yung kailangan nyo? Miss, susundin ko po. Asa na? Ah, teka lang ha. Pipili ako ha. Ayan. Bring me sandok. Ay, nako, bagay na bagay, sandok. Kasi okay. Dali lang ha. Hanapin ko yung sandok ha. Wait lang. Gusto niyo wala ka niyan. Sandok, miss na. 1 point, sandok. Okay. Game. Okay. Second item. Next. Meron ka rin ito. Ketchup. Ketchup. Ay, nakabuti na lang lunch na dito sa bahay na. Ito na, miss na. Wala nang laman. Wala nang laman. Naubos na, miss na. Ketchup. Yes. Next. Okay. Mahilig ka ba sa ano? Ano ka ba? Mas mahilig ka ba sa mga karne o sa mga prutas? Ano bang ano? Chef. Ako ngayon, love talaga ng gulay. It's very, very important, di ba? Kailangan mo ako dalhan ng repolyo. Ha? Repolyo? Repolyo? I'm sure naman, may gulay ka dyan. Repolyo? Repolyo, Miss Nat! Repolyo? Pwede ba to? Ano, kahit anong gulay! O, ano? Ano, ano, daw ng sibuyas! Daw ng sibuyas! Yay! Yay! Chip! O, diba? Kuhang-kuha ko ngayon ang ayong 3 items, sandok, ketchup, and kahit anong klase ng gulay! Yes! O, ngayon, may price ka, syempre! Diyos ko, exciting! Nako, ayan na, kumuha. Diyos ko, ano ba to? Parang kumita pa ako ng bongga. Ayan na, ano yan, Miss Nat? Ito na. Ay, bet ko yun. Ay, akin na, Miss Nat. Ayan na, akin na. Ay, tinapa, tomato, pasta. Parang ang sarap-sarap naman yan. Ang bilis naman. Ang bilis naman nung... Wala na, Miss Nons. Ang sarap-sarap pa naman yun. Ba't ganyan? Hindi umabot sa akin. Diyos ko. Miss Nons, Jai. Salted egg and tinapa pasta. Wala na, sigurong mumura pa doon. Nako. Nasabik ako lalo. Alam mo sa mga pinagkwentuhan pa lang natin, nasabik ako ng bonggang-bongga. Tapos yung binigay mo pa sa akin, eh, hindi ko natikman dahil nga wala. Plato na lang to. Ako pagkatapos ng ECQ, Miss Nons, aasahan ko po ng bonggang-bongga yan. Dadala ko dyan. Yes! Nako, exciting yan. Nako, maraming salamat, Mom Shi Nadia, for sharing your COVID-19 stories with us. Message mo po sa lahat ng mga ka-jeepney na kaduto. Sa lahat ng ating ka-jeepney, alam ko, naging mahirap ang ating buhay dito sa ating country, sa Pilipinas. Pero hindi lang naman tayo yan. But isa pa rin ang pwede natin ipasalamat sa araw-araw. Yung tayo nagigising at tayo yung maayos. Maayos ang ating kapamilya. Maayos lahat ang ating mga anak at mga mahal sa buhay. And I only think that it is just try to give back the glory all to God. Dahil... alam ko, life is not easy. Wala pong madali. Lahat po tayo walang trabaho. Lahat po tayo gumagawa ng paraan. May mga mahal tayo sa buhay na may sakit or may mga pinagdadaanan. Pero tandaan nyo, lahat po yan dadaan pag ikaw ay tuloy-tuloy na nagtitiwala na mahal tayo ng Panginoon. Kaya pray lang tayo ng pray. Matatapos po lahat to. Huwag kayong mag-alala dahil ito'y isang kalabit lang na ikabubuti natin lahat. Basta, stay home! Stay home, listen, be obedient, and thank God always for the blessings. Maraming salamat po, Mom Shi Nadia, at sarang salamat din po ng bongga. Sana po ay mas marami pa kayong matulungan at mapakain. Oo, ito meron po akong regalo mula po sa Jimmy TV. Meron kaming bouquet para sa'yo. Alam mo, touch ako dahil alam ko mahirap na bumili ngayon, kaya okay lang. Ayan, this is for you. Pwede mo nang kumulit. Thank you! Ayan, oo. Ay, ang tari naman talaga ng flower mo dyan. Pwede naman
talaga yung pa-flower blue rose, pang malakasan, hindi makabugkabog. Nako, thank you once again sa mga momshies na nakatsikahan natin dito sa episode na ito. Wala po munang alisan at iwanan dahil magbabalik pa ang, natatandaan mo ba ang ating showbiz for more? Magbabalik pa ang showbiz for more! Thank you so much, Miss Nadia! At bago magtapos ang ating Mother's Day episode, syempre, gusto ko lang i-flex ang nanay ko. Happy, happy Mother's Day to my Mama Ruth! Halika na, Mama Ruth! Welcome dito sa ating showbiz sa more. Mga ka-jeepney, ito po ang aking nanay. At syempre, meron akong regalo para sa'yo. Ito ang bouquet. At gusto kitang batiin ng bouquet. Gusto kitang batiin ng Happy Mother's Day! Thank you so much sa pagiging bonggang-bonggang mom, she, nanay, inay sa aking kapatid, at syempre sa ating pamilya. I love you! Ang ganda. Meron pang ano, di ba? In fairness. Mommy, inay, mama, inay, mom, she, nanay, kahit pa ulit-ulit at ano pa man ang itawag, iba't iba man ang tawag sa kanila, sabay-sabay nating i-flex ang ating mga ilaw ng tahanan ngayong Mother's Day and every day. We love you, mga mom, she's, at para sa mga ka-jeepney natin na gusto rin i-flex ang kanilang mga nanay, send nyo lamang po ang inyong mga Mother's Day greeting videos sa aming Facebook page. Maraming salamat ulit kay na Momshi Carla Estrada and Momshi Nadia Montenegro sa pag-guest nila sa ating first ever virtual chikahan dito sa Showbiz for More. Sa mga ka-Jimmy po natin na gustong maki-join sa kulitan at kwentuhan, i-follow nyo lamang ang aming Facebook page at Twitter, Jeepney TV, at huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, Jeepney TV, para sa ating mga Showbiz for More Team Bahay webisodes. Again, thank you! At sa lahat po ng mga ka-jeepy natin, dahil kayo po ang dahilan kung bakit kami ngayon nagsiselebrate din ng aming second anniversary. Kita-kits po ulit tayo next week dito lang sa More Chika More Fun, More Showbiz. Ito ang Showbiz for More! Happy, happy Mother's Day sa lahat ng mga momshies natin!